Tingin ko lang ho yung reaction niyo kasi may statement recently si Vice President Lenny Robredo na pag natalo siya ngayong eleksyon ay magkakagulo. What's your take on that, sir? Iyon ang nakakatakot. It shows the character. Bakit pag natalo ka sa eleksyon, iisipin mo magkagulo? Kasi nga wala kang respeto sa kapwa mo. Iyon yung sinasabi namin nila dito na kami, we will protect democracy. Nakarinig niyo naman, Secretary Gonzales, the will of the people. Kung anong will ng tao, dapat suportahan natin. Hindi yung hindi pa nagdi-desisyon ng tao, siniset na natin yung mind, magkakagulod. Yung sinasabi ni Senator Ping about doon sa mga ibang opisyales, ako, nakikita ko ha, alam mo gagawin nila, ihanda na damdamin ninyo, magagawa sila ng malalaking rally, the same rally, pero ito na yung rally na para bang sinasabi sa'yo, pag hindi nyo kami binoto, magkakagulo. At ikaw na mismo may sabi, Marlon, na mukhang yun ang plano nila. Mga kababayan, maniwala kayo, we cannot afford any animosities. Well, yung ikinakalat talaga sa social media, kung titignan natin, ay naghahanda sila sa parang people power. No? Dahil ang tingin nila, hindi reliable yung resulta ng manggagaling eleksyon. That to me is really prejudging our people. Hindi dapat ganoon. Senator, let me ask you first, Marlon. No? Yes, sir. Did that magkakagulo statement actually come from her? Yes, sir. Or from siya mismo? Yes, sir. Sa team niya, sir. Sa kanya or sa supporters? Sa kanya, sir. Okay. Very responsible and called for. At sa akin, irresponsible and uncalled for, to say the least, yung statement na ganun. Coming from the second highest official of the land and a candidate for president, napaka-responsable. Irresponsable. Dito sa sinasabing possible terrorist action, hindi ko masasabi na walang communist element sa grupo ni Vice President. I can say, yeah, there are. Pero depende sa strategy na pinag-uusapan. Pero kung ang Vice President na nagbibigay na magsabi ng certain options, no? Ang eksperto diyan yung mga komunista. Kaya hindi ko alam kung how deep is their understanding, no? Pero ang komunista, ang laging hinahanap niya yung ganyang klase ng operation kasi mas sanay sila dyan eh. Kaya, I don't know, tingnan natin. May mga ilang weeks pa naman. Okay, thank you, Secretary. Well, kung yun talaga ang sinabi ni Vice President at ng grupo niya, it only proves my claim. Mahal lang nila ang sarili nila. Hindi nila mahal ang bansa at ang Pilipino. Kasi kung mahal mo ang bansa mo at Pilipino, kapwa mo, ikaw, tama po, Senator Ping, you're the second most highest official of the land. Ikaw pa mismo ang naghihikayat ng kaguluhan. Anong buting idudulot nito sa taong bayan? Anong buting idudulot nito sa ordinaryong pamilyang Pilipino? Kaguluhan? Pagkaguluhan ba, gagaang ang problema ng tao? Yun yun. I second and I do believe on what Senator Ping said. It is irresponsible statement. Kita mo, pati mikropono, nakikiisa sa amin. Nagagalit eh. Kasi kung mahal natin ang bansa natin, kung mahal natin ang Pilipino, ang kapwa natin, igagalang natin yung resulta. Hindi yung kapag natalo ka, magkikreate ka ng gera, gulo, terrorism, revolution. That will not bring us any better with our situation. So it only proves mahal nyo lang ang sarili ninyo. Hindi nyo talaga mahal ang bansa. Hindi nyo talaga mahal ang Pilipino.